Pagod ka pa rin at walang gana. Let's talk about academic burnout part 2. Sabi natin last time na kapag hirap ka mag-focus, nawawalan ng gana, irritable at parang walang na-achieve, posibleng academic burnout na yan. At usually ito sa mga college students. Bukod sa maraming changes, pwede rin makadagdag sa academic burnout ang mga nangyayari sa inyong mga bahay, ang pag-aalala na mahawaan ng COVID, at ang walang kasiguraduhan sa future. Valid naman ang mga dahilan na ito para matakot at mag-alala tayo. Pero dapat din natin itong i-address. Kung hindi, maaaring maapektuhan ng ating mental health at pati na rin ng ating physical health. Subukan mong gumawa ng mga bagay para matulungan kang harapin ang mga mahihirap na sitwasyon o ang tinatawag nating coping mechanisms. Isa sa mga pwede mong gawin ay ang deep breathing exercises. Nakakatulong ito upang gawing normal ang tibok ng ating puso at bumaba ang level ng ating stress. Umupo o humiga ng komportable at huminga ng malalim gamit ang iyong ilong. Hayaan mong tumaas yung dibdib mo at balikat mo at ma-feel mong mag-expand yung tiyan mo. Pagkatapos nun, ilabas mo lang ang hangin gamit sa iyong bibig at ulitan nyo lang as needed. Sa susunod, alalahanin lang itong tip na to. Mag-relax ka at i-practice ang deep breathing exercises. Ako si Lisa ng Invested Philippines, kasama mo sa paglaban.